Hey guys, good morning. So ayan, tapos ko na ma-arrange yung aking mga kape. Ayan, dito tayo. Ayan, naisip ko lang yan kanina. Ganyanin ko kasi nakapatong-patong sa ibaba yan dati. Ginanyan ko para kitang-kita. Ah, diba? Ang ganda na niya tingnan. Wala kasi akong magawa ngayon dito sa aking tindahan. So ayan. Ang ganda na niya. Ah, diba? Ayan yung aking mga coffee. Tsaka, ayan yung aking mga sabon, shampoo. Ayan, mga cleanser. Ayan. Tsaka, ayan. Pa-arrange na. Ayan yung mga alak. Ayan. Complete na ulit na naman yung ating mga alak, sabon. Pa yung seat guard doon sa gilid, mga shampoo, tsaka dito pa magtutor tayo sa ating tindahan yung mga powder ko. Ayan yung mga powder natin, sore powder, Ariel seat guard, dito ko siya nilalagay kasi bakante. Tsaka ito yung mga chicharya. Kunti na lang guys. Ayan yung mga chicharya. Ayan. Tapos yung katol. Nilipat ko dito yung aking layong tiger. Kasi hindi siya nakikita. Ayan yung mga alak nga sa baba. At saka nilagyan ko ng mga ganito harang. Kasi nahuhulog. Ayan. Ang aking tindahan. Wala na tayong sito. Ayan. Bungi na yung sito natin. So, ayan. Ayan. Ayan yung aking tindahan ni Barbister Black. Charing. Ayan. Available ulit ng ating Sanrio. Bumili ako. Tsaka yung ating dilata. Kompleto na naman yung ating dilata. Ayan. May San Marino na kami. May Argentina. O, oh, diba? Complete na. At saka yung mga dilata sa baba. Ayan. At yung tang. Complete na rin yung tang. Complete na ang ating tang. May mga palaman. Ating mga tang. O, oh, diba? Yun lang. Thank you. So, ayun na nga guys. It's Wednesday delivery ng ating mga frozen food kasi kulang na yung ating mga frozen foods, kulang na yung tocino roll at saka pork tocino, ubus na, kaya yan nag-deliver si Virginia Panel, kaya kumuha na tayo ng pork tocino at saka yung tocino roll at saka yung maliliit na hotdog. Yun yung in order ko kasi yun lang naman yung mabenta dito sa aking tindahan. Tsaka yun yung naubos agad. Meron pa naman kami footlong at tsaka big shot. Mabenta rin yung sa akin guys. Dito yung big shot at tsaka yung footlong. Tsaka yung maliliit na hotdog at tsaka malalaking hotdog. Yun yung ano yung... At tsaka napakabenta yung maliliit na hotdog guys. Kaysa sa malalaking hotdog. At tsaka yung ano mag... Humina yung tinda ko ng ano nung yung ham. Kunti na lang yung bumibili, kaya yun, niluluto na lang namin. Yun yung ano, yung maliliit na hotdog, yun yung pinakamabenta. Dinamihan ko na pagkuha, mga 40 pieces yun. At saka yung pork tocino is 20 pieces. At saka yung tocino roll, yun yung inano ko. So, ayan, bibilangin natin yung benta namin kasi marami nga ang nagpa-Gcash kanina. At saka binayad ko sa Funnel Virginia. Yan na lang yung natira yung benta namin, guys. Kasi nga marami nagpa-Gcash, diba? Ano ngayon yung Gcash guys? Yung parang daming nagpapa-cash out, dami ring nagpapa-cash in. Kaya yung ano-ano lang yung ano ko, yung puhunan ko sa Gcash. Kaya binilang ni Inday, yung natira na binta is 1.5 na lang. Kasi yung binayaran ko doon sa Virginia is, ano yun? 3,300 ba yun? O yun lahat. Kasi 20 pieces na hotdog maliliit. Tsaka, oh, 40 pala. Tsaka yung 20 din yung tocino roll at tsaka yung pork tocino 20 pesos. Kaya yun, mahigit 3,000 yung binayaran ko doon. Tsaka nagpa-Gcash kanina si Bia at tsaka yung taga-good mo nagpa-Gcash din, nagpa-cash out sila.
So, yan. Aanin ko na yung binta. Bibilangin ko kasi mamaya kasi nagtimbre sa akin yung aking kapitbahay. Magpapajikash daw siya ulit. Iwan ko kung magkano. 1,000 lagi kasi yung pinapajikash niya, guys. Kaya... Kayo rin ba is nagpapautak sa inyong tindahan? Dahil ako is hindi na ako nagpapautak. Nakalagay sa labas ng tindahan, bawal umutang. Pero, paminsan-minsan, mayroon talagang umuutang at saka namimili talaga mangutang. Siyempre, ako naaawa naman ako, di ba? Pero talaga yung mga na pinapautang ko, guys, pinipili lang talaga yung ating mga pinapautang dito sa ating tindahan. Kasi, papautang nga, inutang lang naman, di ba? Kaya huwag natin magpautang. Magpautang tayo sa mga taong marunong magbayad ng kanilang utang. Kasi ako, ganun din ako. Nilalagay ko sa akin sarili. Ako, pag may pera dito sa aming tindahan, binabayad ko pag meron akong baraydan. Tapos, kahit walang natira yan, kahit piso na lang matira sa akin, basta importante makabayad ka sa iyong utang na pinag-uutangan. Kasi sabi nga nila, hindi ka asinso, hindi ka magiging isang successful pag hindi ka magbayad sa iyong mga utang. Kahit piso lang yan, or 2 piso, 20 pesos, or 100 pesos, babayaran na rin, pabayaran natin. Dahil is utang yan. Ito yung mga tindahan ko puno kasi dahil sa utang lang yan. Mga nakarelate kayo, mga kasali dyan, comment down below. Kung nagpapautang rin ba kayo sa inyong tindahan o hindi kayo nagpapautang sa inyong tindahan. Kasi ako, pinipili ko na lang ngayon, kahit pa yan siya, kapatid siya ng asawa ko or mag-anak pa siya, pag hindi siya marunong magbayad ng utang, is hindi na siya makaka-ulit dito sa aking tindahan. At saka kahit hindi ko siya kilala or marunong naman siya magbayad sa aking tindahan, ayan, nakaka-ulit yan siya sa aking tindahan. Pero pag hindi siya marunong magbayad ng kanyang utang, hindi na siya nakaka-ulit at nakakabayad ulit dito sa aking tindahan. Diba guys? Ganun lang yung ating tindahan. Kasi pag pautang ka ng pautang, at saka guys, may limit talaga yung pag pinapautang ko dito sa aking tindahan, no? May limit siya. Halimbawa, kilala ko naman yung isang tao. Pag pinapautang ko siya, ganito lang, hanggang 500 ka lang, ganyan. Tapos yung isang tao naman, pag halimbawa, meron naman siyang kakayahan, magbayad sa kanyang utang, hanggang 1,000, at saka minsan, sobra pa, di ba? Pag alam talaga natin sila nga, may kakayanan siya na magbayad ng kanyang utang, kaya yan, minsan, hinahayaan ko lang siya mangutang, kasi marunong naman siya magbayad ng kanyang utang. Pero minsan, din, may mga taong hindi na siya marunong magbayad ng kanyang utang. Pag nakautang na dito sa aking tindahan, hindi na nagpapakita, hindi man lang nagsasabi na hindi muna siya makabayad ng kanyang utang, at saka ano yung hindi na siya marunong magsabi ba ganun, hindi siya marunong makiusap na hindi muna siya magbabayad, ganun. Kaya hindi na siya minsan nakakaulit dito sa aking tindahan pag utang. Kaya guys, tip ko sa inyo yung mga bagong tindahan or yung malalaking tindahan na, kasi ako guys, ano, malalaking tindahan rin, minsan nag-approach ako na mangungutang, sila hindi na rin sila nagpapautang. Kaya ako, minsan, hindi talaga rin ako nangungutang. Minsan nga, ano, yung pag nagungumpara ako, kulang lang ng 5 piso, 2 piso, hindi yan sila papaya, guys. Alala ko dati dito sa taas, meron akong grocery na pinautangan. Kulang lang ako ng 100 pesos ata yun. Tapos, ano, nagawa pa ako ng letter. Letter talaga ha. Sinulat ko pa yung pangalan ko, pitsa, kung kailan ko pong babayaran. Diba, ganyan kahigpit yung mga sari-sari store owner na mga grocery, yung malalaki na talaga grocery. Diba, ganyan sila kahigpit sa kanilang mga customer na nagkukutang sa ating tindahan. So ako
ganun din yung ginagawa ko dito sa tindahan. Hindi lang basta-basta nagpapautang. Iinis nga ako sa asawa ko, guys, kasi minsan nagpapautang siya, hindi ko alam, hindi pa niya nililista, kasi bigla na lang may nagpapautang, di ba? So ayun talaga, naiinis talaga ako, kasi minsan nakakalimutan. Thank you ever na lang talaga, buti hindi ko to inutang yung tindahan namin. Inutang ko lang to, guys, may tubo rin to na binabayaran ko. Saan naman kami kukuha ng yung bukuhulan namin kung hindi ako mangutang, di ba? Pero dinahan-dahan-dahan ko na pagbayad ng utang namin para ma tapos na yung ating utang. So yun lang ang may share ko sa inyo ngayon, at mahaba na ang video nito, at maraming salamat, bye.